Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. At lagi kayong welcome sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan, purihin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ganun din, Santo Padre Pio, ating siyang palakpakan, laging nakikinig sa atin. Kanina, habang ako'y nakaupo doon, kahit medyo malabo ang aking mata, pinagmamasdan ko ang inyong mga mukha, no? Ako ho'y hindi nakakakita ang aking kaliwang mata, o kaya medyo malabo. Sabi ko'y masaya kaya ang mga tao, no? Pag sila kayo sumisimba, sila'y masaya. Kita ko'y parang malulungkot, ano? Parang sila ay kakoy, parang bibigat ang dinadala ng mga taong ito, ano? Parang lahat yate may sakit, may problema, mga may pinagdadaanan. Lahat ay may kanya-kanyang bigat. Amen. Ano? May kanya-kanya tayong bigat. May kanya-kanyang baon-baon na ibinubulong kay Padre Pio. Nanawa tayo'y kanyang pagalingin sa karamdaman, pagbigyan sa ating mga requests, no? Mga minamahal na mga kapatid, ang ating napakinggang pagbasa, yan ang susi kung papaano ang tao sasaya. Kung paano ang tao liligaya sa kanyang buhay. Si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. Kita niya, no? Kita niya ang mga tao ay malungkot at kita niya ang hirap ng pinagdadaanan ng mga tao. Sunod ng sunod kay Jesus sapagkat wala na silang mapuntahan. Ang mga pinagsasalitaang ito ni Jesus, ito yung mga laborer, mga manggagawa, mga magsasaka, sapagkat kita ng mga tao, ng kanyang mga kababayan, sa kabilang banda, naroon ang mga mayayaman. No? Sa kabilang side, kaya nandun ang mga mayaman, nandun ang mga, sa tingin ng mga tao, ay pinagpala. Kaya ito ang binanggit ni Jesus sa kanila. Mapapalad kayo. No? Pagiging mapalad, pagiging maligaya, pagiging masaya. At ito nga, walo ito, kung paano ang tao liligaya. Sapagkat ang alam ng tao, ikaw ay magiging masaya kapag ikaw ay mayaman. Kaya ang tao, tayo talagang nagsusumikap, yumaman. Sapagkat ang alam natin, pag tayo'y nagkamit ng maraming pera, akala mo masaya ka. Kaya hinahangad nating yumaman. Padalwa, hinahangad nating tayo magkaroon ng magandang karangalan. Dangal. Akala natin kapag tayo ay kinikilala ng mga tao, ikinararangal ng mga tao, tayo'y masaya. Kaya nagsusumikap kang maging successful, maging kilalang tao sapagkat ang akala natin tayo'y maligaya dyan. No? Marami ding tao ang naghahanap ng kaligayahan, pleasure sa iba't ibang uri. Paano sila liligaya? Ang iba, addiction sa lahat ng maraming bagay. No? Dinadala ang sarili, nagiging addict sa ganung bagay sapagkat alam nila sila'y liligaya doon. No? Mga minamahal, maraming tao ang nakarating, maraming tao ang yumaman. Pero alam nila sa kanilang sarili, kulang pa rin at kulang. Hindi pa rin maligaya. Maraming tao ang naging adik sa napakaraming bagay. Pero alam nila, hindi pa rin sila maligaya. Sa kaibutura ng kanilang puso, sila'y malungkot. Maraming mga tao ang nakarating, nakatungtong sa mataas na nakarangalan, nakapagtapos ng mataas na pinag-aralan. Pero, alam natin, hindi pa rin sila maligaya. Pero paano ang tunay na pagiging maligaya ng tao? Tingnan natin si Jesus. Yan.
si Jesus. Yan ang napakaligayang tao. Karangalan, hinubaran ng karangalan. No? Siya'y inalipusta, no? Dinudura-duraan ng mga tao. Inalis niya, hinubad niya ang lahat ng karangyaan. Karangalan, wala siya. Kayamanan, wala siya. No? Kaya nung binabanggit niya, mapalad kayong mga aba. No, mapalad kayong mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi ka umaasa sa material, hindi ka umaasa sa mga bagay na magpapaligaya sa iyo, hindi mo ina-attach ang iyong sarili sa kayamanan o anumang material na bagay, kundi ang focus mo'y ang Diyos, mapalad ka. Magiging masaya ka. Sapagkat ang iyong pinaghahandaan ay ang buhay sa kabila. No? Mapalad yung mga nahahapis. Ano ibig sabihin ng nahahapis? Those who mourn. Sino yung mga taong yun? Ito yung mga taong hindi attached sa mga bagay na pleasurable sa kanila. Hindi sila attached, hindi sila addict sa maraming mga kahalayan, droga, o kung anumang bagay. Hindi sila attached diyan. Kaya sabi ni Jesus, mapalad kayo pag hindi kayo attached sa ganyang bagay. Ang tawag niya ay nahahapis, no? Yung translation sa Tagalog, no? Sapagkat ang iyong kaligayahan, yung ma-attach ka sa Diyos. Yung dalhin mo ang iyong kaluluwa sa Diyos. Mapalad ka, no? Kaya mga minamahal na mga kapatid, sa oras na ito, tingnan mo ang iyong sarili, saan ka naka-attach ngayon, no? Yung mga bagay na hindi mo kayang i-give up. Material, kayamanan, something na pleasurable para sa iyo, karangalan, no? Pag hindi ka makaalis dyan, laging kulang at kulang ka. Laging ang pakiramdam mo'y empty ka. Yan ang pakiramdam ng isang taong naghahanap. Laging may kulang sa iyo. Para laging may kulang, kaya lagi kang may hahanapin. Hindi mo alam, yung kulang na yan ay ang Diyos. Sapagkat pag ang tao ay hindi nagdadasal, sapagkat tayo mga Kristiyano, tayo talagang dapat tayo, obligado tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Kaya pag ang tao sa maghapon ay hindi nakapagdasal, pakiramdam mo may kulang sa iyo. At yung kakulangan yan ay dumadami ng dumadami. Nakaisang linggo ka nang hindi nagdadasal, nakaisang buwang ka nang hindi nagdadasal, nakaisang taong ka nang hindi nasimba. Kaya ang laki na parang vacuum ang iiwanan sa iyo niyan. Maghahanap ka. Ang akala mo, ang hinahanap mo'y material, ang akala mo, ang hinahanap mo'y bagay na magpapaligaya sa iyo. Sa tunay, ang hinahanap ng kaluluwa mo ay ang Diyos. Kaya pag ang Diyos ay na-encounter mo, natagpuan mo, igigibap mo ang lahat. No? Kaya pag ikaw ay natagpuan mo ang Diyos, kahit ikay may sakit, kahit ikay may pinagdadaan ng problema, magiging magaan yan. Sapagkat kasama mo ang Diyos. Pero kung hindi mo matatagpuan ng Diyos, ang lahat ng tingin mo dyan, parusa sa iyo ng Diyos. Sapagkat, kaya ito'y ibinigay ni Jesus sa mga tao, sapagkat ang alam ng mga tao, kapag ikaw ay may sakit, dahil nung panahon ni Moises, pag ikaw ay nagkakasakit, nagkakaketong, dumadaan ng matinding kamatayan, mga problema sa iyong tahanan, nung panahon ni Moises, ito ay parusa sa kasalanan mo at ng iyong mga anak, ng iyong mga magulang. Pero nung dumating si Jesus,
Hindi, iniba niya ang pagkakasakit, ang kamatayan, ang mga paghihirap. Yan ay magiging daan para mapalapit ka sa Diyos. Hindi yan parusa ng Diyos. No, yan ang new covenant. Yan ang pagdating ni Jesus, binago niya ang lahat. Kaya kung ikaw sa oras na ito, sa palagay mo, may mga nasa ganito kang sitwasyon, ang Diyos ay nangungusap lamang sa iyo, no? Pinapalapit ka sapagkat baka marahil yung kakulangang matagal nang wala sa iyo ay hindi mo napupunan ang obligasyon mo sa Diyos na magpuri at magpasalamat sa Diyos. Sapagkat kapag ang tao talaga'y hindi lumapit sa Diyos, ang dami nang nawawala sa tao. At ang dami nang pumupunta sa iyong katauan na masama. Dahil walang Diyos sa iyong kaluluwa. Kaya nga mga minamahal, ano, nawa, yung vacuum na iniiwanan ng ating hindi pagdadasal, ngayon inyong nalaman na ngayon pala ay ang tayon pala'y dapat puna natin ng ating pagdadasal at ng ating pagsisakripisyo, ng ating paglapit sa Diyos. At pag yan ay napuno, yung vacuum na parang pakiramdam mo'y empty ka, napuno ng Diyos, dyan magiging maligaya ka. At titigil ang paghahanap mo sa maraming bagay, maraming material. Kaya yan ang inyong hilingin kay Padre Pio, na nawa, ma-encounter nyo ang Diyos sa isang tagpuan na hindi masakit sa iyo. Anong ibig sabihin nun? Minsan, nakakatagpo natin ang Diyos na parang ang hirap tanggapin at ang hirap unawain. Sapagkat minsan, siya'y nakipagtagpo sa atin sa paraang masakit at tayo'y lumuluha. Ganyan minsan ang Diyos, mangusap sa tao. Kaya inyong hilingin kay Padre Pio na ang Diyos ay punuan niya ang ating maraming bagay, maraming kakulangan, ano, na hindi masakit sa atin bagkos pagiging mapalad at pagiging mabiyaya. Amen.